Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magbubukang liwayway nawa sa aming kalooban ang iyong kariktan upang sa pagkapawi ng karimlan, maihayag ng pagdating ng iyong anak na kami ay mga anak mo sa kaliwanagan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Noong araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan. At tatlong ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karuwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw. Para pagsunduin ang mga magulang at ang mga anak, at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga nakakakita sa iyo, at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami, tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong iyong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami, tanglawan. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami, tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay ang iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming papurihan ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Magsitayo po ang lahat.
pinagdaanan ko ang nariyana. Tuwiritihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao at kanilang ginawa sa kaniya ang gusto nila. Gayun din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang kahuli-hulihang propeta ng Old Testament na nagpakita at nagpahayag na may darating na bagong propeta ay 400 years bago dumating si Jesus. Bago dumating ang tagapagligtas, 400 taon ang kanilang hinintay. Kaya ang mga eskriba na bumabasa ng kanilang mga karanasan ay palaging tumitingin sa karakter na katulad ng kay Elias. Ito ang problema sa mga taong marurunong at matatalino. Yung palaging nakasalalay ang kanilang kaalaman doon sa kanilang karanasang pinagdadaanan. Pero minsan, nakakalimutan nila na kung saan yung simple at payak, naroroon din ang katotohanan. Na minsan, akala natin ang talino ang magbibigay sa atin ng sagot. Pero hindi nila alam na ang kaisipan ng Diyos ay hiwalay at iba sa kaisipan ng tao. Yung standard o pamantayan ng tao ay iba sa pamantayan ng Diyos. At yun ang hindi natin maunawaan dahil palagi tayong gumagamit ng karunungan o yung yabang na meron ako. Ganito ang attitude o ugali ng mga eskriba na palaging dahil alam namin ang kasulatan, dahil alam namin ang kasaysayan ng mga propeta, dahil alam namin ang kasaysayan ng mga Hudyo, kami ang nakakaalam kung sinong tao ang darating. And they fail to recognize John the Baptist. At kung hindi nila nakilala si Juan Bautista, lalong-lalo na nilang hindi makikilala si Jesus na darating dahil inihanda na ni Juan Bautista ang kanyang dadaanan. Ito ang radikal na pagtawag sa atin ngayon. Susunod ba tayo sa pamantayan ng Diyos o susunod tayo sa sarili nating pamantayan? Baka ang ating kaisipan ay hindi na nakaugnay sa kaisipan ng Diyos. Palagi nating tingnan, palagi tayong bumalik sa katotohanan na ang Diyos ay gagalaw, gagamit,
mag-iiba nang hindi natin nauunawaan. Humility, kababaang loob upang maunawaan natin ang lahat ng kaniyang kagustuhan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, isinugo ng Diyos sina Elias at Juan Bautista upang paalalahanan ng mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos, Ama, na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong loob. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas ng mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap, manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway may pamana sa mga kabataan, ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa, manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento, manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa na walang hanggang gantimpala sa langit, manalangin tayo. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ituwid ang aming mga daan sa panahong ito ng Adbyento upang kami ay maging handa sa pagdating ni Kristo na aming Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiahin nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating
ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapid mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Calendar ng Nazareno 2024. Available pa rin po ang ating official na kalendaryong 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Araw ng Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard, entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamahan.